Hello, magandang araw sa inyo mga mahal kong manonood. So, ito, gawin tayo ngayon dito. Desktop. Wala daw siyang display. Walang power. Walang display, sabi ng customer. So, buksan ko muna siya. Mga kasi umusok pa. Buksan natin siya. Wow! Parang taniman ng gabi. Sobrang dami. So yan ang kailangan kong gawin. Ilinisin muna. Para hindi na mag-short pa. Baka kasi mag-short pa. So yan, linisin ko muna siya. Kailangan ko ilabas. Masyado madami. Ayan. So okay na. Ilinis ko na siya. Tanggal ko na yung mga basura-basura dumi, dust, gabo. Ito. Yan rin siyang thermal paste. Yung RAM. So, ito. Yung RAM natin ay 2 GB. 2 gig lang siya. 1600. So, hindi kita. 1600. Tapos 2 gig again. May bali 4 gig. Ayan. So, kita ko lang ng eraser. Eraser. Eraser lang. 800 na. 400 lang pala. Overpricing naman ako. Eraser lang. Ayan, may dumi, may parang spark-spark siya. Ito siguro yung cause. Bakit siya walang display? So, ito rin. Inisin ko rin siya. Siyempre, ayusin lang natin pag-erase. Baka ma-erase pati yung mga piyesang na sa tabi. Be a professional kung magkiklinik dapat marunong din di basta clean lang ito yan kailangan natin siyang yung mga ano ng eraser tanggalin kasi pag hindi yan tinanggal masusunog yan so naranasan ko na yan before nung ako'y baguhan pa lang umusok yung memory kasi hindi ko siya nilinis. So, yun ang naging issue. Musok, masunog, sira ang board, sira ang memory. It's time to check. Siyempre, check ko rin yung processor. Baka kasi siya may sunog. Kasi baka ginalaw na siya eh, ng ibang tao. Yan. So, wala naman siya sunog. Kailangan ko lang siya. Linisin. Ting linis. Wala naman. Of course, wag niyong linisin yun ng paintbrush. Yung pinagtanggalan ng processor. Kasi pag sumangat yan dun sa mga pin yan, ang pin kasi yan ay naka delikado. Pag nasangatan ng ano yan. Kaya wag niyo siyang babrushin. So marami ng issue yung ganyan. Sa 20 years kong pagiging technician, madaming issue ganyan. Nilinis ng customer, gano'n ang nangyari. So huwag nyo na subukan. Delikado lang. Papasama lang kayo. So, click na yung processor. Hipan lang. Hihip lang. Ayan. Hihip na walang laway. Tapos ngayon, ibalik na natin siya. So, ang hindi pagkakamalian, may pin. May socket pala siya to. Socket, tapos to. Kailangan shooting dun sa socket. Ayan. Position niya ay ganito. So, yun. So, may socket siya dyan.
Ayan, sakit. Yung kabilaan to, saka ito. Ayan. Pag nilagay, kailangan, shoot na shoot. Silak natin. Sinilak mo siya. Sunod, itong heatsink processor. So, balik natin siya. Of course, i-screw natin tornilyo. Para nakalock. So, nalinis na natin siya. So, pan-checking naman, hindi siya nabasa. Talagang madumi lang ang memory. So, yan. So, kabit ko na yung memory. Dalawang kamay ko. Kasi mahirap na. Para hindi magkamali at hindi humusok. Yan. So, kailangan hindi magkamali. Yung isa, maiksi. Yung isa, mahaba. Yan, mahaba masyado. So, hindi magkakabalik na. Yan. Natin. Siyempre, dahil testing, itong isa, hindi na muna natin ibabalik. Kailangan natin pa-displayin muna siya. And of course, remove natin yung power ng SATA power, yung hard disk, para hindi masira yung hard disk. So, try natin. Sana hindi umusok. Try natin, VGA, dahil wala naman siyang PCI na video card. So, VGA on board. Para magka-display. So, yan. Of course, check natin yung AC. Tapos, check natin, make sure natin yung iba kasi naka 110. Make sure natin kung 220 siya ngayon. Wala siya ng switching for 220 or 110. So, check na lang natin dito kung meron. Kung 220 siya yan, nakalagay. Auto bolt. Yan. 110 to 220. 100 to 20. Of course, yung ating monitor. Ayan. So, basta natin. Okay na yung RAM. Na-remove ko na yung hard disk para hindi agad masira. Kung tapos testing. Siyempre, ang saksak, alalay lang. Ayan. So, bilaw siya. Check natin. Baka umusok. Para bunot agad. Umusok. Hanapin ang switch. So, pindutin ko yung power. Hindi siguro nakapower. Lumilaw. Dapat mag-display dun. Ayan, may display na siya. So, ayan. Dahil gumana yung ating isang memory, ibunutin na natin. Tapos, salpak naman natin to. Kailangan gumana din siya. Ayan. Nilinisin ko lang siya. So, nairis ko na yung nasunog niya. Ayan. So, kailangan bunutin natin yung power. Ha? Kailangan walang power yung ating power supply. Kasi, kapag may power yan, delikado. Kunting nag-ipit lang yung nagdikit na yung dalawa, sunog. At least walang power, may salpak natin na maayos. Ayan. So, salpak ko na siya. So, ganyan. Kasi maiksi, mahaba. Ayan. Make sure na nakalock parehas. Ayan, nakalock to. Parehas. Nakalock yan. Make sure hindi siya nakaangat. Kasi pag nakaangat yan, uusok. Hindi kasi, magdidikit kasi yung mga paa niya. Ayan, so power na natin. Siyempre, wala, hindi pa rin nakasaksak yung ating hard disk. For testing. Check natin kung uusok. Ayan, so power on natin. Ayan na. So, kailangan may display. Ayan, nagkaroon siya ng display.
So, ibig sabihin, tulad yung ating memory parehas na cleaning natin. So, yun dahil lang kung bakit siya walang display kanina. At yan din sinasabi ng customer na walang display. Ngayon, dahil, ayan na natin. So, patayin na uli natin. Tapos, sunod, saka natin lagay yung hard disk. Para hindi ay masira yung hard disk. So, wait lang natin mamatay. Ayun, namatay na. Nalagay ko na yung hard disk. Ayan. Saka, siyempre, lagyan ko ng keyboard. Natin ko ang aking USB keyboard. USB keyboard. Plug natin sa USB port. Ngayon, saka natin sa USB. So, power on. Natin, i-low yan dyan. Display niya. Start normally. Baba natin. Start normally. Naka-highlight. Enter. Natin mag-load ang Windows. Kaya lang natin siya mag-load. Ayan. Okay na. So, may password siya. Ito tayo natin enter. Ah, may password din. Switch user again. Ano yung bugas ang tubog? Ayan, may password siya. So, hindi natin siya ma-open. At least, okay na yung ating repair. Ayan. So, nandito na aking video. Ano na siya? Mga na na. Shop tank na siya. Okay na siya, may display na. Ayan. So, cleaning lang siya, madami. May problem na. So, nandito na ako ng video. Salamat sa inyong pananood. Bye-bye.